So, eto na nga yung pinakaantay natin na review ko doon sa mga product na usually ginagamit ko. Ito na talaga yung ginagamit ko since then. So, eto. May basket tayo dito. Ay. Yung iba dito, ano na to, mga empties na. Mga wala na silang laman. So, yan. So, ito yung mga ginagamit ko sa face, sa body, and yon. And available sila sa Watsons. Kahit saan. So, madaling hanapin. Ito yung ginagamit ko pang maintain. Kasi, ba diba, sa panahon natin ngayon, kahit na bermans na, sobrang init pa rin. Yun, di naman din maiiwasan na maarawan. Tapos, di naman din ako nagsasunblock. So, yon. So, mag-start tayo sa taas. So, start tayo sa ating face. Ano ang ginagamit ko sa aking face? So, sa facial wash, ito yung ginagamit ko. Sobrang ganda nito para sa kasi pag ano siya, pag ginagamit ko siya, hindi siya oily sa mukha. Alam mo yung parang nag-iwan siya ng ano ba tawag do, kunyari yung mga olay, ganun. 'Di ba pag ginamit mo siya parang malangis sa mukha ganyan. Oily, oily skin kasi ako kaya mas prepared ko yung mga facial wash na hindi siya nag-iwan ng napakaraming moisture sa mukha, yung bang ano man tawag dun. Basta yung parang na-feel mo na parang hindi ka na nagbanlaw, ganun, mga dab peeling, ganun. So, ayan, meron akong isang empties yan. Naubos ko na to, and eto, yung panibago ko. Gagamitin ko siya siguro for the rest of my life. So, ayun, siguro, basta sobrang bet ko to. Then, isa pang na-discover ko, first time ko rin siyang gamitin, and nagustuhan ko rin siya, eto, yung Himalayan Olive. Ay, eto nga pala, guys, mga nasa 180 pesos. Sulit na sulit, kasi almost 2 to 3 months siya nagagamit. And, it's 120 ml na siya. And, susunod is yung Himalayan Olive. Yan. Kita. Yan. Himalayan Olive Cream Extra Nourishing Cream. Yan. Ginagamit ko naman to after kong gamitin ito. Nag-a-apply ako nito bago ko mag-makeup or bago matulog. Ina-apply ko siya sa gabi, tapos sa umaga, pagpapasok, pag mag-makeup, ina-apply ko siya. Basta ginagawa ko siyang makeup base kasi ang dali nang i-gamitin no ano ako kasi hindi ako nagamit ng foundation. Ang ginagamit ko is BB cream. So, pag naglalagay ako nito, mas madali na siyang i-apply kasi medyo soft na yung balat mo. So, napakaganda rin nito. Siguro mga nasa 160 pesos yata to. 160 hanggang 180 pesos. Mga ganun. Nakalimutan ko ni. Hindi ko rin naman kasi naasahan na makakapag-review ko ng ganito. So, down there, ang ginagamit kong sabon ay ta-da! Ito yung ginagamit kong sabon ever since. Hindi ko lang matandaan kung ilang years na, pero sobrang tagal ko na siyang ginagamit. Ito pa meron ako dito na ubos na. So, sa paggamit ko dito, dati ito yung ginagamit ko sa face kasi maganda rin siya sa face, hindi kasi ako hindi siya namamalat. Tsaka hindi siya ano, hindi siya mahapde. 'Di ba yung ibang mga Kojic is sobrang mahapde sa mukha. Ito hindi. Hinahati ko siya sa tatlo. Hinahati ko sa tatlo. Hindi naman yung sobrang ninipis kasi ako rin yung nahihirapan eh. Pag sinasabon ko siya, tumatalsik na pag masyadong manipis yung pagkakahati. So, eto, mabilis nga lang din siya matunaw. Pero, alam ko, marami ng reviews na lumabas neto na napakaganda neto sa skin na pampaputi talaga. So, hindi ko na matandaan kung ilang years na, pero siguro mga may 3 years mahigit na. Ganun ko na siya ginagamit. Yan. Ito yung empties ko. And, ta-da! Spa Milk. Abon. Basta, yon. Ito ang ginagamit kong body scrub.
Medyo ano nga lang siya sa akin, pag ginagamit ko siya, medyo nasasaktan nga lang ako sa skin. Kasi, naman ko kasi medyo, di ba, parang ano siya, parang buhangin. Yan, pakita ko. Yan, oh. Parang ano siya, parang buhangin. Medyo masakit lang din siya sa skin kung medyo manipis yung balat mo. Yan, masakit siya. So, hindi ko siya inaaraw-araw. Siguro, ginagamit ko siya twice a week, ganun. Pero sobrang ganda nito kasi talagang pag binalawan mo, sobrang baby skin. Tsaka naglalighten talaga. Yan, sa mga singit. Yan, pwede yan. Sa mga singit, underarm, bikini line, pang-exfoliate. Pero alam ko, pag ganun, pag pang-exfoliate, mas maganda siyang gamitin yung hindi araw-araw, di ba? Kasi natatanggal din naman yung moist, yung natural moist ng balat pag lagi natin ini-scrub. Tsaka masama rin yung masyadong nag-scrub. Yun. So, yan. Pag rest day ni Abone, and then, si Glutacy ang ginagamit ko. Yan. Glutacy na body scrub. Napaka ano nito, napaka bango. Yan. Uubos na nga siya, oh. Napakabango nito. Sa face, ginagamit ko rin to. Pag gusto kong mag-scrub ng face, ginagamit ko siya. Ayan. Sobrang bango. Matagal ko na siyang nabili. Siguro, ano na to. Ano ba expiration nito? Matagal pa naman. So, mga nabili ko to, mga 5 months, mahigit na. Kasi, hindi ko naman siya laging ginagamit. Every other day. Tapos, ito ang kahalinhinan niya. Diyan. Hindi ako masyadong maano, ma-arte sa mga nilalagay sa katawan kasi actually hindi nga ako mahilig maglagay ng kung ano-anong mga layering sa mukha, yung mga ginagawa ng mga Korean, yung mga 7 products na nilalagay sa mukha, ganyan. Pero nagmamask ako minsan kapag napapagawi lang sa Watson. So, sa lotion naman, then, for sure, familiar na rin kayo dito sa aloe vera na body cream. Alam ko meron pa silang mga bagong nilabas na mga shampoo, mga ganyan. Tapos, meron tong face mist, meron din ako noon, ginagamit ko rin yun bago ako mag-apply nito. Nagpa-face mist muna ako, tapos pag natuyo yung face mist na aloe vera, ito nilalagay ko. Tapos, then, ano na, makeup, yan. Ito, ginagamit ko to, maganda rin siya, and, hindi siya malagkit. Pag, ano siya, pag in-apply mo siya sa skin, nagsisettle siya kagad. So, sobrang ganda nito, and medyo, ano ko na to, nabili mga 1 month ago, mga ganon. And, for now, napakarami niya pa, it's 230 grams. Nasa, mga magkano ba to? Nakalimutan ko na eh. Nakalimutan ko na kung nasa magkano to. Pero, try kong hanapin. Tapos, ilalagay ko sa screen. Yun. So, ito yung ginagamit ko na body lotion. Pero, minsan, ginagamit ko rin yung, ano, yung aloe vera gel. Kasi, di ba, hindi siya pumatok sa face ko. So, ginagamit ko siya sa skin. After ko maligo, yun yung nilalagay ko. Tapos, yun na yung hindi na ako naglo-lotion, yun na yung pang-moisture ko ng skin ko. Yun. So, that's it, guys. That's all. Siguro, ewan ko lang, pero lahat to, hindi pwedeng, pag naubos, ay hindi ako bibili. So, lagi yan, pag naubos, lalo to, hindi ako nagpapalit ng sabon. Ito lang din. So, pag naubos siya, yun, bibili ulit. And ito rin. Sobrang bet ko kasi hindi ako nagkakaroon ng tigawat dito. Kasi hindi naman siya, hindi siya ma-oily sa face ko. Yan, sa sobrang oily ng mukha ko. So, mas kailangan ko talaga yung mga pag binanlawan mo, medyo nag,
nagsisip-sip na dyan sa mukha, hindi yung parang pag binanlawan mo ay parang oily pa yon. So that's it for today vlogs, and next time magsha-share pa tayo ng mga ibang products kung sakali man na madadagdagan pa yung mga ginagamit natin, i-share natin, and yung mga new discoveries natin na mga products sa Watson. Total naman tayo ng Watson, so yan, abangan nyo yung mga ibang reviews ko. So sa mga hindi pa nakakapag-subscribe po, please subscribe and click the bell button para ma-update ka sa mga bago nating videos. Bye!